Ayan po, magandang umaga po sa inyong lahat na mga subscribers ko, followers at mga viewers. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. At ito pong sunod na video na mapapanood ninyo ay dito na po nakikita ngayon yung kapit sa patalim na itong si Romualdez at ito nakipag-sabwatan na sa mga miyembro ng mga NPA. So ganito po kadesperado itong Romualdez na ito na mukhang aswang. At sana nga po, pero bago dumating ang 2028, sana ako na ito, magkadayarya na ito at lahat ng mga ninakaw nito isuka na niya at itain na niya. So, hindi ko na po pakahabaan pa itong aking introduction. Basta ang sa akin lamang po ay pakaingat po kayo lagi at para hindi po kayo magka-problema. At antayin po natin yung time na magsuka na magsuka ito at isuka ng lahat niya yung mga ninakaw nito. So ito po, sabay-sabay na po natin panoorin itong pakikipagsabwatan sa NPA nitong Romualdez na ito. Hinog na ang pakikipagsabwatan ng CPP, NPA, NDF through their party-less operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. It was already a third meeting pala. May mga back-channel meetings daw sila kay Speaker Romualdez at sa iba pang leaders ng House. Again. Speaker Martin Romualdez. Ang tanong natin ganito, bakit po bilang pinuno ng House of Representatives, hinahayaan po ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasamahan at pamunuan ng House of Representatives ang ganitong pananamantala sa ating demokrasya? Ang tanga ng mastermind who is planning everything against Inday. Bobo kasi mayaman lang. Dapat ginanot niyo si Inday close to the elections. Pangit talaga makabangon, parang si Binay sirang-sira. Ginawa mo 5 years pa, atat ka kasi, and hindi masyadong matalino. Ngayon, you will need to watch your back for the next 5 years. Good luck na lang sa mga balasubas dyan. Huwag na tayo maglukuhan. Ang mga triggers sa pondo na ginagamit ni VP Inday Sara Duterte ay yung mga manlin lang sa taong bayan, kasagwat ang mga libog na libog sa kapangyarihan. Si BPISD ang kadlang sa kanilang hangarin, kaya kailangan siyang gibain. Patuloy pa rin na pag-atake kay VP Inday Sara sa social media, kahit ang lahat ng mga katanungan at matikos ay nalinawan na. Kaya naman, tuloy ang bakbasa. Sabi po, malinaw po mga kababayan, that no less than pwede kasi niyo ang ngiting aso ah. It was already a third meeting pala. May mga back-channel meetings daw sila kay Speaker Romualdez at sa iba pang leaders ng House. And it was a formal delegated meeting or delegation meeting na nag-ngiting aso si Teddy Casino sa harap ng kamera at kanyang pinos na they are daw sectoral representatives lobbying sa kay Speaker Martin Romualdez na tanggalan ng confidential fund at intelligence fund ang mga sangay ng ahensya ng gobyerno at i-realign papunta daw sa SWD, agriculture, West Philippine Sea, etc. etc. Mm-hmm. Yun ay mga gimmick na lang. Ibig sabihin, hinog na ang pakikipagsabwata ng CPP, NPA, NDF through their party-less operatives dito sa pamunuan ng House of Representatives. Libreng-libre ang coverage sa propaganda ng tatlo na CPP operatives. There must be a decorum and there must be a regulation. Paulit-ulit ang kanilang tanong mula sa committee level at pati sa department level interaction nila, same question. Pati sa plenary, pinagbigyan pa rin sila ng malaking oras at napakalaking espasyo sa coverage upang sirain ang ating vice presidente. So, kaya ako nating personal kami dito sa kay Speaker Martin Romualdez. Ang tanong natin ganito, bakit po bilang pinuno ng House of Representatives, hinahayaan po ni Speaker Martin Romualdez at ng kanyang mga kasamahan at pamunuan ng House of Representatives ang ganitong pananamantala sa ating demokrasya at abuso sa kanilang access sa formal government institution, itong tatlo na puro operatiba ng CPP, NPA, NDF. Ano ang ibig sabihin niyan? Ano ang gustong ipahiwatig niyan? Kasi parang ginamit sila ng mga attack dogs ng ilang mga political vested interest sa loob ng Kongreso. Mabuti na lang at si Congressman Edsel Agman ay kumalma ng kanyang makita, Brother Franco, Miss Ina, ang paliwanag that indeed ang pagbaba ng 125 million pesos
sa kay Inday Sara Duterte bilang opisina ng Vice Presidente mula sa Presidente na pondo ay nasa valid legal basis at tama lang na ang pundong ito ay gastusin bago matapos ang 2022 kung kaya kailangan kumpletuhin siya in less than 20 days. Mm-hmm. Kasi yun na lang ang fiscal year or fiscal calendar year na pwede mo siyang ipatupad. Yeah. So, klaro, ang sinabi ni Congressman Nitzel Lagman, may SARO pala ito, Special Allotment Release Order. May COA guidelines naman na sinunod. Agree. At mayroon ding pahayag ang DBM na valid ang pundo and no less than the former Chief Justice, the Secretary, Executive Secretary ngayon, Luke Bersamin, na nagsabi, may jurisprudence yan. Kaya pwedeng gamitin. At ang panghuli na binanggit ni Attorney Harry Roque, Brother Franco, Miss Ina, wala nga ma-produce ni isa katiting na ebidensya pero binibigyan ng espasyo sa media at coverage. Grabe, no? Yun ang malaking katanungan. Question na, pwede ba patayan na natin ang microphone ito? So, bakit nangyari yon? Kasi, hinayaan, sinadya, at pinagplanuhan. Bakit? Anong purpose? Sirain, ipahiya, at palabasin na masama ang pamumuno ni Vice President Sara Duterte so that this early kakapit sa kanya ang propaganda attack ng CPP, NPA, NDF at mga kaalyado nilang politiko that she doesn't deserve to be given a position in government sapagkat nag-aabuso siya ng pundo at may mga shades of corruption. Yeah. But yet, they cannot provide evidence for that. Puro haka-haka, puro panunulsol, puro pang-intriga, at puro mga insinuations devoid of any evidence. Yeah. So mali, ano ang layunin nito? Ang layunin nito ay hatiin po ang pagkakaisa ng Pangulo at Vice Presidente at intrigahin sila. In that way, mapapahina nila ang buong pamunuan ng gobyerno, lalo na kung magbabangayan at magbanggaan si Vice President Sara Duterte at Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaninong advantage po yon? Of course, sa CPP, NPA, NDF. Number two, mga kababayan, huwag nating kalimutan, si Vice President Sara Duterte po ang tagapangalawang Pangulo na itinalaga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ang napakasentro na mission task force na tinatawag na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ang mga komento mula sa mga dismayadong netizens. Akala siguro nila, mauuto nila ang taong bayan. Mindanao pa lang, wala na kayong chance ang manalo kung tatakbo man kayo sa higher office. Nakalaki na po sa mga utak namin na si BP Inday ang susunod na presidente. Para kunwari, hero si Tambaluslos, nakipag-meeting pa sa mga makakaliwa. At para tumas ang rating, di pa tumataas, bababa ng rating ni Tambaluslos. Hindi niya alam mga maling tao nilalapitan niya. And March and Tambaluslos accommodated ang mga kabayan black. Don't forget that. At maging presidente ang Tambaluslos dahil kaya hawak na ni Ma'am Sibuyas ang COMELEC. Ang layo pa ng eleksyon, pero stress na sila. Hirap-hirap sila siraan ang mga Duterte. Magwalang utak. Tambaluslos ang tawag dyan. Kaya nilang isang may dugong Duterte kahit magsama-sama pa sila sa pag-atake. Kakainin lang sila ni Inday Sara. Mahilig kasi sa premature ejak sa ebak na Tambaluslos. Anak lang naman ang pinakabawang Marcos Crony. Tambaluslos nga kasi binabanata nila si BP Inday Sara patungkol sa confidential funds. Then after all, they will take out of BP Inday Sara hands sa kamera, i-allocate ang budget sa iba. Makasala itong nasa likod upang pagtakpan ang kapalpakan ng kanilang puon. Diversionary tactics. Senador nga, dinanalo. Nangarap pa magpresidente. Samantalang yung isa, pinili mag-BP kahit ang lakas-lakas niya at maraming humihimok na tumakbo siya sa pagka-presidente. Sa ito masyado eh. Wala pang eleksyon pero kumikilos na. Halatang natatakot na mailabas ni Inday ang mga baho nila. Pinapigilin si Sara. Para patulan sila, para masabi nila, Sisi, she makes battle to us what kind of leader she is. Eh kaso, kapag nagsalita si BP Sara, mas napipikon sila. Kapag hindi nagsalita, mas sobrang napipikon sila. You know, ang totoo. Takot lang sila kay Inday Sara, kaya magang paninira nila, kuwawa sila. Alam natin kung sino ang naninira at mayroong nag-utos at mayroong mas mataas pa. Bilabinday at iwala kami sa kanya. Tapos is on the move together with the Makabayan Black, Dilawan, Piklawan, and Mr. Media. Kahit ang yung paninira kay BP Sara, panalo pa rin siya. Kasi nakikita ang gawa ni BP Sara. At ang nakikita sa inyong lahat ay puro paninira. Hindi kayo gumagawang mapabuti ang mga Pilipino, kundi maninira lang kayo. My God, gising. Madami na nanahimik ng mga DDS, lalo na yung bumoto sa unit team. Dahil kay Inday. Now, gusto ba nila ulit i-activate yung bardagulan? Kaya dati. Nananahimik lang yung iba kasi si Inday supportado pa ang admin at kahit si PRRD tahimik.
Huwag nilang subukan, di naman nabudol o nauto yung iba. Ganun lang nila, I mean, natin kamahal ang mga Duterte. Di naman talaga nila pwede birayan si BBM kasi baka ma-impeach si Sara ang papalit. Tingnan mo, tahimik ang palasyo. Yun din pinagtaka ko, kung bakit si Sara lang ang kanilang tinitira. Di naman yan mapunta sa office niya kung walang basbas sa presidente. Tama, ang laki ng takot ng NPA at kalyado nilang oposisyon kay BP Inday. Pinipilit nilang sirain pero hindi nila alam na solid Inday ang majority ng mga Pinoy. Sinalabi ang malaking balakid kay Inday. Kaya ngayon pa lang binibinay na nila. Pinapainan nila ng confidential fund na sila ang nagbigay. Klaro yan. Demolition job yan nung tambaluslos. Gustong tumakbo sa 2028. Bakit din ang amats niya? Lahat na lang sumasawsaw yung luggage mo na yan. Paluin nila, hindi Sara will be the next president of the Philippines. Period. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.